Nais kong ibahagi sa inyong channel ang isang kwentong hango sa tunay kong karanasan. Noong 2005, sa probinsya ng Cebu. Ako po si Binay, 25 anyos. Sa gabi, isa akong driver at naglalakbay sa mga madilim na mga daan. Bitbit ang mga pasaherong puno ng mga kwento at kakaibang karanasan. Tuwing biyahe, ang gabi ang nagiging tagapagdala ng mga kwento at mga lihim. Alas 9 ng gabing yun, pagkatapos kong magmaneho, madalas pumapara sa akin ang tropa ni na Greg, Joaquin, Tado at Victor pa uwi. Pero isang gabi, napansin ko ang kakaiba nilang presensya. May dugo sa mga suot nila at may daladala silang sako. Hindi ko talaga mapigilan ng pagtataka at matakot noong unang beses ko itong makita sa kanila. Kaya sa nervyos ko ay tinanong ko sila. Anong nangyari sa inyo, Greg? Ba't marami kayong dugo sa katawan? Mabilis kong tanong sa kanya. Pero sa halip na magduda ang magbabarkada ay sumagot na parang wala lang. Sinabi nila sa akin na sila ay nagkakatay ng baboy sa mga baryo dito sa lugar namin. Karaniwang gawain ng pagkakatay ng baboy sa bawat baryo sa probinsya. Pero ang kakaibang tingin nila sa akin ang nagpalakas ng kuryosidad ko. Napagpasyahan ko na lang talagang malaman ang totoo ng palihim sa likod na ginagawa nila. Sa susunod na gabi, habang nasa biyahe ako, hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko. Huminto muna ako sa pagmamaneho at lumapit ako kay Greg, yung leader ng barkada. Ano ba talagang nangyayari sa inyo? Diretsong tanong ko sa kanya. Sa simula pa lang ay si Greg ay nagulat at natigilan. Para bang naiirita na sa pagtatanong ko. Gabi-gabi na lang kasi. Nagalit siya at sinabi sa akin papalapit na huwag nang mangialam sa kung ano pa ang mga ginagawa nila. Doon ako natakot at hindi na sila pinasakay pa mula noon. Pero ito ang mga sumunod na nangyari. Isang araw, may balita na talaga namang nakakapanindig balahibo. Grabe, ang daming bata at alagang manok na biglang nawawala sa aming baryo. Nakakatakot talaga dahil baka maapektuhan ang pamilya ko. Kaya nagsimula na akong umuwi ng mas maaga. Mga alas 7. At lagi na lang akong may dalang bawang at buntot pagi para sa proteksyon ko. Sabi kasi ng tatay ko na albularyo, mga aswang daw ang pumapatay sa mga bata at hayop tuwing gabi. Kasama ko rin si Bantay, yung aso naming sa bahay, para mag-alalay at magbabala kung may aswang sa paligid habang nagmamaneho ako. Tandang-tanda ko nun, alas 7 ng gabi. Tahol ng tahol si Bantay. Habang papalapit kami sa madilim na sulok, ay may grupo ng mga kalalakihan ang may parang inaasikaso sa daan. At habang papalapit ako, ay tumutok sa kanila ang ilaw ng sasakyan ko. Doon ko nalaman ang mga tunay na nangyayari. Ang nawawalang anak ni Aling Tina na si Oleng ay nakahandusay sa daan. Punong-puno ng dugo at walang habas na nilalantakan ng kawawang bata. Sa sobrang takot ko ay pinaharurot ko ang sasakyan at hindi na lumingon-lingon pa. Natroma ako sa nangyari. At kahit alam ko ang lahat ng nangyari, ay hindi ko sinabi sa mga otoridad
at baka madamay pa ako. Halos isang linggo akong hindi nakapamasada nun. At ito ang mga nabalitaan ko. Isang linggo matapos ang insidente, naging usap-usapan sa buong baryo ang mga pangyayari. Pero sa radyo, ibinalita ng mga rapist ang pumatay kay Oling. Hindi ako naniniwala dito dahil kitang-kita ko ang totoong pangyayari. Bagamat takot at walang magawa, kailangan ko pa rin buhayin ang aking pamilya. Kaya nagbalik ako sa pagmamaneho. Dala-dala ko pa rin ang bawang at buntot ng pagi, kasama si Bantay, habang nagmamaneho ulit ako. Nakita ko ulit ang grupo ni na Greg, Joaquin, Tado at Victor na sumakay sa aking pampasadang sasakyan. Huminto ako. Tulad ng dati, sinimulan nilang sumakay at kinausap ako na parang walang nangyari noong mga nakaraang linggo. Habang tuloy-tuloy ang tahol ni Bantay, nagpapahiwatig ng kakaibang presensya. Nang lumapit kami sa isang madilim na daan, nagkaroon ako ng pag-aalinlangan. Handa akong ipagtanggol ang sarili ko gamit ang bawang at buntot pagi, dahil alam ko na may sasalubong na kasamaan. Kampante naman ako na may tutulong sa akin ang magbabarkada. Pero ikinagimbal ko ang aking nasaksihan. Puno ng dugo ang kanilang mga bibig na parang may sinakmal silang buhay na hayop. Sobrang pula ang kanilang mga mata at lumalabas ang kanilang mga pangil. Hindi ko inakala na sila ang kasama ko sa jeep ay mga aswang pala, tulad ng sinabi ng mga tao sa aming baryo. Doon ko naunawaan ang mga sinyalis tungkol sa misteryosong magbabarkadang ito. Hindi ang pagsasakripisyo ng baboy ang hanap nila, kundi ang pagpatay at pagkain ng mga hayop at bata sa baryo. Sa mga oras na yon, ginamit ko ang natutunan ko mula sa aking ama para makaligtas. Habang yumuyog-yog ang aking jeep, agad kong inihanda ang buntot pagi bilang proteksyon. Nakita ko si Victor na papalapit sa akin, pero nagawa kong umiwas at pinalunok ko sa kanya ang buong bawang. Dahil sa sakit ay napahinto siya at tumilapon palabas ng jeep. Kitang kita ko na nasusunog siya dahil sa bawang na kanyang nalunok. Habang nakikita ko si Greg na sobrang galit dahil nawala ang isa sa kanilang barkada. Habang ako naman ay nahihirapan sa pagmamaneho, nasipat ko sa likod na biglang naging malaking baboy damo si Tado at halos sasakmalin na sana niya ako nang biglang umatake si Bantay. Nagsakmalan ang dalawa. Puro kagat ang inabot ni Tado, habang si Bantay naman ay matapang na sinubukang patayin ang aswang. Pero nagulat ako nang nagkunwari si Tado na napakahina na. At sa huli ay binali ang liig ng aso ko gamit ang matutulis niyang ngipin. Sumigaw ako at hindi ko na alam ang nangyayari. Sobrang inis ko dahil nawala na ang aking tagapagligtas kong aso at hindi ko man lang siya nailigtas dahil hindi ko maalis ang paningin ko sa pagmamaneho. Pero wala na akong magagawa. Huminto ako para harapin ang natitirang dalawang aswang. Inuna ko si Tado at walang habas na winasiwas ko sa kanya ang buntot ng pagi na pinahidan ko ng dinurog na bawang. Habang siya naman ay walang humpay sa pag-ilag. Pero dahil sa bilis ko sa pag-atake sa kanya, dala na rin ng galit na nararamdaman ko.
ay walang awang natamaan ko ang kanyang ulo. Isang ngisi ng tagumpay ang mapatay ang aswang na kumitil sa buhay ng aking bantay. Pagkalipas ng engkwentrong yun, naramdaman kong unti-unti nang humihina ang galaw ng sasakyan. Pero nawawala si Greg, ang leader ng grupo. Sa akala ko ay dahil sa nag-iisa na lang siya, tumakbo na siyang papalayo. Pero mali ang akala ko. Nang pinaandar ko na ang aking sasakyan, biglang nasira ang preno ng aking jeep. At bigla na lang sumalpok ang minamaneho ko sa isang malaking puno. Sa pagkakasalpok ng sasakyan sa puno, biglang bumulusok ang aking ulo at nawalan ako ng malay. Pagmulat ko, nasa loob na ako ng isang madilim na kuweba. Napansin ko agad na may mga katawan ng mga hayop at tao sa paligid. Nakabalandra ang mga labi at walang malay. Naramdaman ko ang pananakot sa bawat hakbang na aking ginagawa. Nang biglang lumitaw si Greg mula sa dilim. Binay, hayop ka! Magbabayad ka sa ginawa mo sa mga kasama ko. Bungad niya sa akin ng may halong lungkot at galit. Hayop ka rin. Pinakitaan ko kayo ng mabuti. Tapos ito ang igaganti niyo sa akin. Ang dapat sa inyo ay maubos at mamatay. Galit na sabi ko naman sa kanya. Pues, hindi ka na makakatakas sa lungga ng mga aswang. Palahaw ng dambuhalang aswang na si Greg. Biglang sumugod ang aswang sa akin. Bago pa man ako makapag-isip kung ano ang gagawin para makatakas sa lungga na yun. Pero nilakasan ko ang loob ko. Muli kong winasiwas ang hawak kong buntot ng pagi. At ninuya ko ang buong bawang. Sa gitna ng madilim na kuweba, nagsimulang magliyab ang bawang na aking ninuya. Ang amoy ay umaalingasaw at parang may nag-aalab na enerhiya na kumakalat sa paligid. Napansin ko na ang aswang ay biglang nanginig at hindi na makapagsalita. Sa puntong yun ay napangisi ako. Alam ko na kaya kong tapusin ang buhay niya. Burado na kayo sa mundong ito. Wika kong patalikod na hinugot ang buntot pagi na nakapulupot kay Greg. Ano to? Anong ginagawa mo? Sigaw ni Greg habang pinipilit niyang lumapit sa akin. Pero ang lakas ng amoy ng bawang at buntot ng pagi ay nagawa kong tapusin ang kanyang buhay. Hindi ko na pinansin ang tanong niya at agad kong pinaghagisan ng bawang ang kanyang katawan. Sa paglipas ng mga sandaling yun, tila naglaho ang dilim sa paligid. Habang unti-unti akong nakakalabas sa kuweba, ang bawang at buntot pagi ay nagdulot ng kapangyarihan na palayain ako mula sa kapangyarihan ng aswang. Sa wakas, nakalabas ako at naramdaman ang simoy ng hangin na parang nagpapahiwatig ng kaligtasan. Nakita ko ang jeep ko na parang walang nangyari, ni hindi man lang nagasgasan. Nung huling tanda ko, wasak ang harapan ng jeep, kaya pinagpasalamat ko yun na hindi na ako gagastos sa tagpong yun. Kaya dali-dali akong umuwi para makapagpahinga. Nang makarating ako sa bahay, agad kong binalita sa aking pamilya ang aking naging karanasan. Hindi sila makapaniwala sa mga kwento ko.
Pero sa tindi ng aking pagmamakaawa ay napilitan silang maniwala. Sinabi ko rin na hindi ko na iligtas si Bantay. Ikinadismaya yun ng bunso kong lalaki at nagalit ito. Sinabi niya na ipaghihiganti niya si Bantay sa mga nilalang na yun. Pero sabi ko sa kanya ay masyado pa siyang bata. Di bale kamo, tuturuan ko naman siya pagdating ng araw na gusto talaga niyang sumunod sa yapak ng lolo niya. Maraming buwan ang lumipas at parabang isang masamang panaginip lamang ang naranasan ko. Pero sa gabi ng aking kaarawan, isang regalo ang dumating sa aking bahay. Isang itim na aso na tila ba isang anak ng aking yumaong alaga. Tinanggap ko ito bilang isang tanda ng bagong simula. Pero hindi ko malilimutan ang mga pangyayari na nagbigay daan sa aking pagbabago. Sa pagdaan ng panahon, ang kwentong ito ay lumaganap sa buong bayan. Maraming nagduda at hindi naniniwala. Pero sa huli, ang katotohanan ay lumabas din. Ang mga aswang sa aming lugar ay nawala na at ang aming nayon ay tahimik na muli. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy kong pinapangalagaan ang aking mga aral ng aking natutunan. Nang masilayan ko ang lakas sa mga mata ng aking bunso na si Jepoy na maging katulad ng kanyang lolo, hindi ko mapigilan ang sarili na maramdaman ng pag-aalala. Hindi biro ang pagtuturo sa kanya ng mga bagay na nauugnay sa mga nilalang na tulad ng aswang. Sa pagbukas ko ng lumang ataol, dala ang mga alaala at kaalaman ng aking lolo. Simula ng aming pagsasanay, itinuro ko sa kanya ang mga sinaunang ritual at pamamaraan sa pagprotekta laban sa mga mapanganib na nilalang. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalim ang aming pag-uunawa sa mga lihim ng aming angkan. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, alam kong nahuhubog ang aking anak upang maging matapang at handa sa anumang hamon ng buhay. At sa bawat aral na aming natututunan, ang alaala ng aking yumaong alaga ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa amin. Ang mga pangyayari ay nagpatuloy at isang hindi inaasahang kaganapan ang sumalubong kay Jepoy sa kanyang pag-aaral bilang isang albularyo. Sa isang mapayapang gabi, isang liwanag mula sa kanyang lumang ataol ang siyang nagbigay ng liwanag sa kanyang landas. Nakita siya ng mutya sa kaibuturan ng ataol ng kanyang itay. Sa unang pagkakataon, tila nagulantang si Jepoy sa kanyang nakitang kababalaghan. Subalit sa kabila ng kanyang takot, naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan at nang makita ang isang mutya sa ataol ng tatay kong albularyo din. Ang pangyayaring ito ay nagbigay daan sa mas malalim na ugnayan sa pagitan ni Jepoy at ang kanyang mga ninuno. Sa pamamagitan ng pagtuklas sa kanyang mga pinagmulan at ang pagpapalaganap ng kanilang kaalaman, naging lalo pang matatagang loob ni Jepoy sa pagtahak sa kanyang landas bilang isang albularyo. Sa bawat aral na natutunan mula sa mutya at ang kanyang mga ninuno, dumarami ang kanyang kasanayan at kaalaman sa mga ritual at pamahiin. At sa bawat sandaling naglalakbay siya sa kaalamang nakabalot sa kanilang pamilya, alam ni Jepoy na ang kanyang misyon bilang albularyo ay may mas malalim na kahulugan at layunin. Sa harap ng patuloy na mga pagsubok at hamon,
Ang diwa at inspirasyon na kanyang nakuha mula sa mutya ay nagbibigay buhay sa kanyang determinasyon at tapang. At sa bawat hakbang niya sa landas ng kababalaghan, ang liwanag mula sa kanyang ama at ang mutya ay patuloy na nagbibigay sa kanya ng gabay at lakas ng loob.